Hello mga kababayan, kumusta kayo? Good morning. Nagbabalik po, Annalise sa Reality Vlog. Welcome back po sa ating lahat. Salamat po doon sa mga patuloy na sumusuporta po sa aking mga ginagawang reaksyon. So tingin ko, dalawang araw ho ako hindi nakapag-upload dahil may kailangan ho akong unahin dito sa aking trabaho. Ito po ngayon, maraming salamat muli doon sa mga silent viewers, mga nagla-like, nag-comment, at saka nag-share po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you so much. And please support po Kabusiness Official, Babalins TV, and Kabusiness Family. At lahat po ng mga kagwang, supportan po natin at aking mga kasamahan, mga reactors. So ngayon po, proceed tayo sa aking gagawing reaction. Patungkol po to dito sa naging upload po ni Babalins TV sa pamilya po ni Burnok, kay Kagwang Burnok Official po tayo magpo-focus ngayon. Kasi, noong mga nakaraan, alam natin na maraming blessing na dumating doon sa mga sa pamilya ng ibang Kagwangs. So ngayon, ito yung family ni Papa Dins, first family. Ayon niya kay Papa Dins na nagbigay sila ng gift or blessing para doon sa kay Baby Boyet, yung sa anak nila Mercedes at saka ni Kagwang Burnok. Yung stroller. So, kasi nga si Baby Tina, mayroon na siyang stroller, may nag-sponsor. Ngayon, syempre, ito si kay Kagwang Burnok, medyo napag-iiwanan. Hindi naman tayo sinagaano sa mga sponsors. No? So, syempre, nakikita nila, yung isa meron, isa wala. Pero hindi naman yun, wala silang mga inggit-inggit na gano'n. So, para sa atin lang, ito na, sila Papa Dins na ang nagbigay. So, tuwang-tuwa ang pamilya ni Mercedes. Kasi bago yun, si Boss Dave, di ba, nagbigay ng walker. Sabay yun. Si Baby Tinay at saka si Baby Boyet, sabay sila nagkaroon ng walker. So ngayon, ito naman na si Baby Burnok. And Baby Boyet, Burnok ang meron ng stroller galing sa Kabusiness Family. Kaya maraming salamat po kila Pinuno Kabusiness, Mrs. Kabusiness, kila Papa Dins na nagbigay. At doon po sa comment section ako, nagbasa po kasi ako. Siguro yung isang nag-comment, hindi siya updated doon sa mga nangyayari sa family ng mga Kagwangs. Kasi mayroong isa doon, hindi ko na ho i-attach yung pangalan niya kasi nga time-consuming pa ho yun. Marami pa ho akong gagawin. Pero nabasa ko at alam kong nabasa niyo rin yun na mayroong nag-comment doon na sana daw para balance ba. Kung binigyan ang pamilya ni Burnok, bigyan din yung mga iba, yung ibang anak ng Kagwang. Para po doon sa nag-comment na yun, siguro hindi niyo ho napanood yung mga nakaraang mga video nila. Nawala ho para kay Baby Burnok, ay kay Baby Boyet. Yun yung sabi ko kanina, napag-iiwanan na sila sa mga blessings. Hindi naman sila nangihingi, hindi naman sila naiinggit, pero syempre, iba pa rin yung, meron din yung isa. At ito na nga, nay, para po dun sa nagkomento na yun, sila po, itong pamilya ni Burnok, ang madalas ho walang natatanggap na biyaya galing po sa mga sponsors. Kasi siguro dahil isa yun na hindi sila madalas nasa kabusiness house. Hindi madalas nakikita yung mga anak ni Burnok sa kabusiness family. Kaya siguro ganun. At yun nga, salamat kay Papa Dins dahil meron na ito walker. At maliban doon, syempre nag-abot din ng pang-school supplies. Ito si Papa Dins. Ayan na naman, may nag-comment. Kung binigyan daw ng pang-school supplies yung anak ni Burnok, dapat meron din yung kila anak nila ng ibang Kagwangs. So meron na ho sila na una pa hong binigyan ni Papa Dins kasi meron ng sponsor at nagdagdag din si Papa Dins personal galing sa kanyang YouTube channel para doon kila Kia, kay Kenzo, at saka kay Kuy Kuy. So wala ho para dito sa anak nila Burnok Mercedes. So yun po, sana po malino yun na sana bago tayo magkomento, alam natin yung umpisa, yung mga nakaraang video, panoorin nyo rin po. Kasi behind na talaga itong dalawa. At meron pang mga komento akong nabasa doon regarding na doon sa nagbigay na nga si Papa Dins ng pang-allowance, pang-bili ng mga school supplies. Siyempre nagpasalamat si Burnok kasi nga yung kay Mercedes na mga problema din siya sila dahil wala pang mga gamit ang mga bata. Ang nagsabi naman sa komento doon, bakit sa tagal ng hindi pa nabibilhan ng school supplies nila Burnok ang kanyang mga anak, kanilang mga anak na nag-aaral. Ito opinion ko lang para lang sa akin. Kuha ko at naunawaan ko yung kanyang kalagayan ni Burnok. Yung sweldo niya, yun lang ang inaasahan. Ilan sila sa pamilya na kumakain? Hindi ako sure,
Pero nandoon may kasama sila sa bahay eh. Parang magulang ni Mercedes yata at kapatid. So hindi ko po alam kung yun ay may income, kung yun ay may trabaho. So if walang trabaho ang mga kasama nila sa bahay, ang inaasahan lang ay si Burnok. Kulang po ang sinasahod niya sa business family. Kung mamimili pa siya ng gamit. Bakulang ho yun. Ramdam ko ang kalagayan ni Burnok. Dahil kahit ako, wala pa rin akong school supplies yung mga anak ko. Buti ka mo yung aking isang anak na panganay, nakakaalalay niya sa akin. Kahit papano, ba? And ito pa, may nakapansin din doon sa tirahan nila Burnok na ano daw, nakita natin yung sitwasyon na parang hindi komportable yung pamilya ni Burnok. Kailangan daw magpabahayan. Kung sakali daw, dapat mabigyan ng bahay, ganun-ganun. At dapat parehas daw ng mga kagwangs. Ayan na naman kasi may mga comparison naman eh. Yung ibang kagwangs daw, ayan sila Kuya Buknoy, si Kagwang Buknoy official, si Kagwang Bay Papaya official, si Kagwang Intoy official, inangungupahan. Dapat ganun din daw si Burnok mangungupahan. Nay, Tay, doon po sa nag-comment. Katulad ng sabi ko, ang inaasahan lang si Burnok, hindi po niya kayang magrenta ng katulad ng tatlong kagwangs. Hindi po niya kakayanin. Magkano yung upa ng mga kagwangs? 6,000, yun ang pinakamababa. Sa sahod ni Burnok, sa tingin niyo ba, iuupa pa nila sa bahay, imbis na kakain na lang nila. Wala po silang binabayaran sa tinitirahan nila ngayon. Simpleng buhay po. Masaya naman sila Burnok sa ganun. At hindi rin naman po nila maipapa-renovate yun kasi ang interview noon ni Papa din kay Burnok tungkol sa tinitirahan nila, hindi po sa kanila. Caretaker po ang mga magulang ni Burnok doon sa lote na yon. So, hindi rin po sila makapagpagawa ng bahay. At ito lang ang maraming gawin dito, ano mga kababayan, ka-business, kapapit, kalinga. Wala naman, lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng magandang buhay ang mga kababayan natin, maski sa sarili natin, kailangan din natin yan, di ba? So, ngayon na meron akong YouTube channel, ito si Burnok. Please, suportahan po natin siya. Huwag po tayo mag-skip. Hindi lang siya, lahat po ng kagawang. Huwag po tayo mag-skip ng ads para makaipon si Burnok at mabigyan niya ng magandang tirahan. Hindi naman sa maganda yung komportableng tirahan ng kanyang pamilya. Yun po. Tulong-tulong po tayo sa ganong paraan. Lahat po tayo nangangarap na magkaroon ng sariling tirahan. So, malaking bagay yon pag pinanood natin yung kanyang mga vlog na upload na hindi po tayo mag-skip ng ads. Okay? At ito naman isingit ko lang para doon kay Mercedes. Kasi maraming nakakapansin, Mercedes, kasi hindi naman pwedeng kay Burnok na lang lahat. Opinion ko lang ito po, gusto ko lang iparating yung mga nababasa ko rin sa comment section na Mercedes Limited. So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na iniendorso ng ka-business family. Ayun po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating gagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng kabusiness family. At yun, garantisadong epektibo, mga ka-business. Hey po, mga ka-business, meron din tayong bagong produkto ngayon. Ito po ang quartz removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, clean coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga ka-business. So, perfect din po ito, mga ka-business, sa mga diabetic po. At pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya, please po, mga ka-business, try nyo po.
Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga kabisnes naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng Kabisnes Family Shield C Plus. Pagka meron ka neto, siguradong protect todo. So right mga kabisnes naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produkto inendorso ng Kabisnes Family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong ka tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga kabisnes, ano, kung gusto nyong pumuti at lalong bumabot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po, mga kabisnes. At siguradong epektibo. So, ayan na mga kabisnes namin minamahal. Please, avail natin ang mga produkto minidurso ng Kabisnes Family. So, ayan na. Tuloy na panonood. Mira, banat. Ano mo yung paggamit ng gadget, ng cellphone ng mga anak mo? Kasi dun sa games ni, ano, ni Junjun, nagpa-games nga ito. Sa kagwang by Papaya Official na channel. Nag-ano sila eh, nag-games ng sa palaro na yung sa mathematics. Simple math, basic math, yung anak ni Burnok na babae, si Katleya, mahina siya sa mathematics. Yung napag-iwanan talaga siya. Ano lang naman eh, ilang digit lang yon, napakasimple, hindi niya agad napipick up. So, para sa isang nanay, Mercedes, napakaswerte mo, alam mo ba kung bakit? Nanay ka, kasama mo yung mga anak. Araw-araw, araw, gabi, kasama mo siya, kasama mo sila. Ako, hindi ako, ito tingnan nyo, ako malayo ako sa pamilya ko, pero gumagawa ko ng paraan, paano ko matutulungan yung aking mga anak sa pag-assignment? Ito mga babayan, hindi sa pag-ano, yung mga anak ko, pag may mga assignment siya, mag-message sa akin, maano ito, anong gagawin ko? So, hindi ko man sinasagot lahat, pero ipinaliliwanag ko sa kanila yung instruction para mas madali nilang maintindihan kung ano yung idea na pwede nilang gawin. So, nakukuha po nila. So, Mercedes, katabi mo lang yung mga anak mo, abot kamay mo lang sila. Tulungan mo, turuan mo. Kaya mo yan. Yung pag-cellphone nila, limitahan mo, bigyan mo ng oras, unahin yung mga, lalo yung pasukan na, unahin talaga mag-aral. Bigyan nyo lang sila ng time para sa paggamit ng gadget. Ganun lang yun. Kasi ako yung mga anak ko, ang mga babayan, May nagka-cellphone sila, kaya lang may oras. Ito yung aking bunso ngayon, nagka-cellphone lang yan. Ito ngayon ng grade 7, kasi nga malayo siya. Tapos yung nag-cellphone pa niya, second hand lang. Sabi nga niya sa akin, good as new daw. Sabi ko, anak, mabuti, meron ka ng cellphone, pinagagamit ka niya. Ang sagot sa akin, good as new, ma. Ang kulit eh. Kasi ang promise ko sa kanya noon, hindi naman sa promise. Sabi ko, pag nag-grade 7 ka, bibilang ka namin ng bago. Since may mga pangyayari na dapat unahin, may mga kailangan kaming dapat gawin, paggagastusan. Yun ang inuna namin at naintindihan naman yun ang aking anak. So, tanggap niya na meron siyang cellphone na second hand galing sa ate niya, at least nagagamit pa. Inayos lang ho yun ng kanyang ate. Yung LCD screen, nag-order lang sa Shopee, shout out. Tapos, ayun, nagamit na. Anak ko na mismo, yung panganay ko, siya yung nagpalit na ng LCD. Sabi ko, kaya mo yan, nak. Kaya mo, kasi kung ipapagawa pa natin ito, hayahay ang 1,000 or 1,500 na sisingilin. So, ayun, ang gastos lang niya, nasa 500 or 600 plus. Nagamit niya ng kanyang kapatid. Yung anak kong, ano, naligaw ng pag-uwi kasi mali ang nasakyan. Yung nga pala, i-upload ko yung video niya kasi meron na yun sa aking, ano eh, sa aking FB. Nailagay ko na doon. So, yun lang po na Mercedes. Alalayan mo yung mga anak, turuan mo sila. Kasi parang maraming napapansin na, ano, sa yung gawin ng mga bata. Maraming nakakapansin na parang hindi yata nagbe-bless, yung ugali, ganun. Mercedes, nasa sayo yan kasi kayo nanay. Huwag mangyasa lahat kay Burno. Opinyon ko lang to Mercedes, anong huwag ka sanang magagalit sa akin. At isa pa, ito pa ihabol ko. Nung nakaraan na nagdadrive si Burno kasama si Pinuno, nagtanong kung anong araw na ngayon. Sabi ni Burno, Sabado, wala pa siyang upload. Siguro Mercedes, kaya mo rin, ano, kasi hindi naman laging gising ang iyong anak. At meron ka naman kasama sa bahay, nandiyan naman yung mga magulang mo. Pag-aralan mo rin mag-edit. Hindi ko alam kung marunong ka mag-edit, pero pag-aralan mo rin. Kasi sila, Junjun at Nika, marunong, pinag-aralan nila. Lahat ng bagay, once na pinag-aralan natin, kaya. Kayang gawin. Kaya mo yan, Mercedes. Tutok ka lang sa pamilya mo. Napakaswerte mo talaga. Hindi pwedeng sa lalaki lahat iaasa yung mga bagay-bagay na kaya naman gawin ng nating mga babae. Diba?
yun lang. At saka ano, more upload ang Mercedes. Halimbawa, may na, ito si Burnok, may nagawa ng ano. Ayan, nakapag-vlog na siya. Ikaw na mag-edit. At ito lang, ano, Burnok. Opinion ko lang, ano, Burnok. Kasi may nabasa din ako na palaging ikaw na lang, ano, sa vlog mo. Magkikwento. So, i-share, isama mo ang iyong pamilya. Burnok, katulad ng ginagawa nila, Junjun, nila yung toy. I-share mo sila para makita. Family, ano, family vlog. Ganun ang gawin mo, Burnok, para yung mga anak mo din, ma-expose din sila. Ba? Ganun lang yun. At saka talaga, Mercedes, please, turuan mo yung mga anak. Lahat, turuan mo, lalo ngayon may klase na, gabayan mo sila Mercedes sa mga lessons nila. Naawa ko yung kay Katlea talaga. Mukhang ano eh, hirap. Hirap talaga siya. Sana matulungan ito. Tutukan mo Mercedes ang iyong mga anak. Kaya mo yan. Napakasimple lang. Basic. Basta, habang nag-aaral yung mga anak mo, tuturuan mo sila, may natututunan ka din. Yung parang ganun ba? Kasi hindi pwedeng, hindi ako nag-aaral kasi hindi ko alam yung, hindi ko alam ha, sorry Mercedes, hindi ko alam kung ano yung educational level mo, hindi ko alam, sorry. Pero ano, basta tulungan mo, kaya mo yan, kaya mong gabayan sa pag-aaral ang iyong mga anak. Sayang si Katlea na ano, mukhang mahina yung kanyang ano, mukhang mahina ang pick up ng kanyang isip dahil nga hindi napapractice. Wala namang, walang BOBO na tao, nasa pagsisikap yan, nasa pag-aaral yan. So, yun lang po yung sa akin. Ano, maraming salamat. Ha? Hindi muna ako magsa-shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. Basta sa kanila lang po ako babawi. Sa ibang pagkakataon na lang po. Babalik na ako sa aking gawain ngayon. So, mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.